Good araw po. Ako po si ERP ng Gym Depot. So, tapusin niyo po itong video na ito dahil sigurado ako magugustuhan niyo. Ang topic natin for today is, wala ka bang puhunan para magsimula ng sarili mong gym? So, bibigyan ko kayo ng mga idea paano makakapag-raise ng funds para makapag-start sa kayo ng sarili niyong gym business. So, para doon sa... Kasi maraming nag-inquire sa atin. Actually, tingnan niyo yung mga ano... Yung mga nagko-comment sa YouTube natin na, Sir RP, next year magbubukas ako. O Sir RP, this year magbubukas ako kasi magre-raise ako ng funds. So yung iba kasi, iniipon nila. So walang problema yon. So ito yung mga ibibigay ko na mga tips sa inyo para magka-idea kayo paano kayo makakapag-raise ng funds para sa pinapangarap nyo na gym business. So, geto nga po. So, yung mga basic na mga pagkuha ng puhunan talaga is una, yung pag-iipon ng pera. Pero unfortunately, hindi lahat tayo nakakapag-ipon ng malaking pera. At saka, bago pa tayo makapag-ipon ng malaking pera, ang tagal na, eh gusto na natin ngayon mag-gym business, di ba? So, kaya yung iba, next year or this year ako magtatayo. Kasi nga, hindi pa nila mabuo yung pera nila. Okay yun na proseso, walang problema. So, isang option yun. Pangalawang option ngayon is yung kagaya ng ginawa ko dati. So dati, pera sa hawak-hawak ko na maliit na pera, nanghirap pa ako ng pera sa mga kamag-anak at kaibigan ko. So yun yung unang-una mo mga maaasahan na pwede mo utangan. Diba? Kasi hindi ko maisasuggest sa inyo na mangutang sa 5-6. Kasi kagaya ng mga pinapakita ko sa inyo na video noon, pinapakita ko sa inyo gaano kalaki yung pwedeng kitain ng ano eh, ng gym business. Tapos kung 5-6, mahihirapan ka talaga mababaong ka. So, never na mag 5-6. So, kaibigan ka, mag-anak, pwede mong utangan niya, maibabalik mo yan. So, wala ka ng ibang option ngayon, di ba? Wala ka ng ibang option. Wala na akong pera. Hindi mo mapahiram ng kamag-anak at kaibigan ko at wala akong ipon. Ito ngayon, yung inaabangan nyo na tips ko. So, ngayon, may mga financial institutions tayo na tinignan. So sinearch natin sa internet sa mga meron silang mga personal meron silang mga loan calculator. So meron tayong bangko, commercial bank, meron tayong rural bank, at ibang government agencies. Okay? So umpisahan natin doon sa commercial bank. So sa commercial bank para lang may kumpara natin, no? Parang ano to eh, parang credit card din, kung credit card yung gagamitin mo. So, sa BDO kasi, meron silang personal loan. Makikita nyo sa internet yan, meron silang personal loan calculator. Okay? So, ilalagay natin sa standard na 300,000 yung uutangin mo. No? 300,000 ang uutangin mo sa BDO personal loan, tapos dalawang payment terms yung kinuha natin. Isang 6 years at saka isang 12 years. Magugulat kayo, napakalaki. So sa 6 years, 53,900 pesos monthly ang babayaran mo. Napakalaki nun. So ganun sa 12 years naman, 28,751 pesos buwan-buwan ang babayaran mo. So malaki yun. Hindi ko maisuggest sa inyo yun. Kaya ako lang pinakita sa inyo yun para at least may kukumpara nyo from highest to lowest. So sa personal loan ganun kalaki. Actually parang ano to, parang credit card yung ano nila, yung computation nila nito. Kung di ako nagkakamali, parang 2 to 3% per month ang interest nito. So medyo malaki. So ngayon, yung susunod natin is BDO uli. So yung BDO naman nito is yung personal loan available to para sa lahat. Pero yung susunod na loan sa BDO, yung SME loan or yung small and medium for small and medium enterprise na loan, ito ay para lamang sa mga existing na mga business professionals na. So ito yung may mga negosyo na. Isang option yon. So sa BDO SME, kung meron ka na existing na negosyo, pwede kang umutang sa kanila. Pero dito, ang minimum naman kasi is 1 million. 1 million pesos. So sa BDO SME loan na 1 million, 10 years to pay, 11,611 lang ang babayaran mo. So medyo mas maliit na to kumpara doon sa ano, doon sa BDO personal loan na sa 12 years 28,000, ito 10 years 11,611 lang SME loan. So pero
medyo mataas pa rin yan. Mabigat pa rin yan. 10 years, 11,000. Kasi, yung minimum na pwede mong kitain sa gym is 15,000. 10 to 15,000, minimum yun. So, ubos din yan pag yan ang kinuha mo. Okay. Pero, meron pa rin kasunod. Okay. Ito na, ma'am, rural bank naman yung kinuha natin. So, lahat ito available sa internet. So, ito naman, yung welcome bank. Ang welcome bank ay rural bank. So, nagpapahiram din sila dito na pautang. So, ito is personal loan uli. Yung dalawa kasi yan eh. May personal loan sila at may salary loan. Pero yung personal loan, kung di ako nagkakamali, pwede siya up to 5 years. Pero yung salary loan kasi up to 3 years lang. So, anyway. So, sa 5 years to pay ng welcome bank, sa 300,000 din na capital, sa 5 years, 9,170 lang. Mas magaan ngayon to. Kasi yung kanina natin na video SME loan, 11,000 yung babayaran mo. Ito, 9,000. Although to, 300,000 lang yung mo, yung utang mo. Pero yung 9,000 na monthly mo, kaya mas kaya mo na to. Pero mind you ha, tignan nyo yung mga interest rates na ito. Ngayon, ito yung mga susunod pang mga mababa. No? Okay? Pero bago ko ipakita yung mga susunod na mabababang interest, panoorin nyo po muna yung proof of completion namin. Maputol ko po muna yung pinapanood nyo na video. So, commercial po muna tayo, proof of completion. So, meron po tayong dalawang deliveries ngayon para sa magkahiwalay na kliyente. So, una, kay Sir M. At saka yung pangalawa, kay Sir Renato. So, itong dalawang equipment natin na to, itong dalawang orders po natin na to is, dati na pong kliyente. So, pangalawang order na nila sa atin, so nagdagdag sila ng mga gamit. So, maganda na may video natin to kasi bihira ako may video pag misa itong mga equipment na to. So, anyway, yung utilities tool, pang mga dumbbell exercises to, shoulder, tapos may footrest siya. Para maganda kasi noon, kung nagda-dumbbells ka, so shoulder ka, may pampuwersa ka. Kagaya ng mga adjustable utility bench namin, actually, yung sa adjustable utility bench, hindi naman talaga siya pang sit up kasi hindi naman siya ginagawa pang sit up eh. So yon, para lang pag nag-i-incline bench press ka or nag-shoulder press ka, meron kang pampuwersa. So yung utility bench natin, meron ganun kumpara sa iba na wala. So, ito, bihira rin namin ma-feature yung seated leg curl. Actually, dalawang combo to. Leg curl tsaka leg extension. So, sa position niya ngayon, naka-leg extension siya. So, nilagay kang plato. So, sa seated position. So, medyo mas tipid to sa space kumpara dun sa lying na mahaba natin, lying leg curl, leg extension. So, yung susunod na equipment, ito naman, itong dalawang to is para kay Sir M. Itong dalawang to is para kay Sir Renato. So, itong para kay Sir Renato naman is, ito yung seated chest press at saka with high row combo. So, sa ganitong position, nasa high row combo, maluwag lang ng konti yung ano niya, mga tornillo dahil di namin sinisikipan. So, sa ganitong position, high row combo. So, makikita mo yung range of motion ng kamay. Wala siyang katupi-tupi, hindi siya yung wrist mo, hindi siya kumikupete. So, diretso-diretso po siya. Kaya, buong-buo yung range of motion mo at lesser ang possibility na ma-injured ka. So, dito sa kabila, sa likod, yung seated chest press naman niya. So, sa ganitong posisyon, isolateral, kaliwa kanan, so pwede ka mag chest press naman. So ito. And last but not the least, yung kay Sir Renato, yung ito, lagi naman na-feature natin to. So sa ganitong position, reverse fly siya. So para sa rear delts. Okay. So adjustable siya sa peck flies naman. So, pwede rin siya mag-peck flies. So, kung makikita nyo, itong mga na-feature natin ng mga equipment, lahat sila combo machine. So, yung traditional na peck deck natin,
Dati, peck-deck lang talaga. Pero ngayon, in-incorporate na rin natin yung reverse peck flies. So, ang kagandahan dito, same space ang kakainin niya, pero yung magagawa niya at saka body parts na tatamaan, dalawa. Yun yung kagandahan nun. So, ganito rin dito. So, dito, sa ganitong posisyon, yung high row, sa back muscle to. Doon sa kabila naman, seated chest press, so chest muscle ang tatamaan nun. So, pag bumili ka ng hiwalay na high row, kasi meron naman talagang hiwalay na high row, at saka hiwalay na seated chest, halos ganito rin space ang kakainin mo. So, yun ang kagandahan sa Gym Depot kasi, although medyo malaki kakainin itong space, nagagawa natin ng paraan na, ano, na maging combo siya, multifunctional siya, di ba kagaya ng mga super rack natin, kasi naiintindihan natin yung mga kliyente natin na medyo may kaliitan yung space, tapos gusto naman nila ng madaming magagawa doon sa mga equipment. So ganoon din yung ano, yung leg curl, leg extension, so dalawang body part din to, so quads at saka hamstring. So, dalawang body parts din. Iisang space yung kinain niya. Actually, merong ganitong machine na pang leg curl lang at saka pang leg extension lang. Diba? So, yun yung kagandaan sa mga designs natin sa Gym Depot na ma-maximize natin yung space. Lalo na ma-maximize natin yung budget kasi naiintindihan natin yung mga kliyente natin na medyo budgetarian. So, nag-a-adjust din tayo doon sa kanila. Kasi maski ako, pag pumunta kayo sa gym ko, diba yung gym ko nakita yung Gym Republic, medyo may kalakihan. Although may kalakihan yun, halos lahat ng gamit ko doon is multifunctional. Kasi kailangan ko pa rin sulitin yung space eh. Kasi kung matitipid ko yung isang space na to, kesa sa dalawang ganito yung gagamitin ko, isa na lang, ibig sabihin may another room na naman ako para sa ibang combo machine. So yun yung kagandahan nun. So balik po ulit kayo sa video na pinapanood nyo. So yun, napanood na po yung proof of completion natin. Ituloy nyo natin yung video. So ngayon, yung susunod po natin is yung kung government employee ka, GSIS. Pwede ka mag-loan sa GSIS. Okay? So sa GSIS kasi, wala silang loan calculator. So kailangan mong pumunta sa kiosk ng GSIS para i-type. Kasi doon, may mga requirements sila. May mga qualifications sila kung magkano lang yung kaya mong utangin, depende sa existing loan mo or depende sa sweldo mo. So ngayon, unlike doon sa ibang mga financial institutions na pwede mo utangan, ikaw yung magdi-dictate kung magkano. Ito sa GSIS, sila magdi-dictate sa'yo kung magkano yung minimum up to maximum na pwede mong ma-loan. So ngayon, hindi ka makakakita nito sa internet, so nakisuyo tayo doon sa isang kaibigan natin na nagtatrabaho sa gobyerno. So, yung kanya, ang pwede niyang utangin base sa GSIS na kiosk is 512,000. So, si GSIS ang magdi-dictate. So, sa 512,000 na utang mo kay GSIS for 10 years to 7,502 lang ang babayaran mo. So, ito, pababa na ng pababa to, medyo mababa na yung babayaran mo sa GSIS. At kung di ako nagkakamali, parang 7% yung interest rate ni GSIS. So yun is, kung nagtatrabaho ka, multi-purpose loan, MPL ang tawag sa GSIS na yun. So, kung sa gobyerno ka nagtatrabaho, yun yung pwede mong utangin. Okay? Paano naman, kung nagtatrabaho ka, sa private company. So, doon ka naman sa SSS. Okay? Sa SSS, pwede ka rin umutang ng salary loan. So, sa SSS, meron silang calculator, online calculator, loan calculator, pwede mo tingnan sa internet kung magkano gusto mong utangin. So, dito, again, sa 300,000 na uutangin mo sa salary loan para sa SSS, 300,000 for 6 years, 5,865 lang. Hoy, masyado mababa na yun. 6 years, 5,865. Tapos, sa 12 years naman, mas mababa. 3,940 pesos lang. So, kung makikita nyo, sinumulan natin sa pinakamatataas na loan hanggang pababa na pababa yung mga binabayaran. Diba? So, SSS, yun ang sinasabi ko, kaya, diba, doon sa mga business permits na
na sinasuggest ko na kunin nyo, kailangan kumuha kayo no, ng BAR plus magbayad kayo ng SSS, Pag-ibig, kasi ito balang araw mapapakinabangan mo yan. So kung nag-SSS ka, isipin mo, utang ka ng 300,000, 5,000 lang buwan-buwan sa isa anim na taon. Kaya-kaya mong kitain yun. So yung kita ng gym mo, may sobra pa. Tapos nakapagtayo ka na ora mismo. Okay? So last but not the least, ito yung pinakamababa. So sa Pag-ibig, meron na namang salary loan. Hindi ito, ano, ha? Hindi ito yung housing loan. So sa Pag-ibig, may salary loan siya. So sa salary loan, pwede mo rin i-compute yan sa, ano, sa internet. Meron silang loan calculator or salary loan calculator. So again, nag-utang ulit tayo ng 300,000 sa Pag-ibig. Okay, sa Pag-ibig naman, sa anim na taon na babayaran mo, 5,128 pesos lang isang buwan. Okay? Tapos, kailangan naman ito na ang kinikita mo buwan-buwan ay nasa 15,000 per month. Okay? So, paano kayo kung di ka aabot na 15,000 per month? Di ba? Dito papasok yung pang 12 years natin. Yung 12 years to pay naman, 9,000 per month lang ang requirement ni Pag-ibig loan, ni Pag-ibig. So, sa 12 years to pay, mas mabilbali ito. Halos saktong 3,000 pesos. 3,093 pesos lang. So, si Pag-ibig yung pinakamababa so far na financial institution na pwede nating mautangan. So, ako na po yung nag-research para sa inyo. Pero, ang tawag nga dyan, do your own research. Huh? So, lahat naman po yan available sa internet. Lahat yan available kung ano yung requirements niya. So, kailangan nyo gawin yung due diligence nyo para i-check kung qualified kayo dyan. Kaya yung sinasabi ko sa inyo na ano, na kailangan updated kayo sa mga pagbabayad ng SSS, ng mga Pag-ibig. So, I hope yung ano, yung video natin ngayon nakatulong doon sa mga ano, doon sa mga nagpaplanong magtayo ng gym business pero walang actual na hawak na pera. So, pwede siya. Pwede kang magtayo ng gym business kahit wala ka pang hawak na pera. So, kailangan nyo lang pagtiyagaan at isa-isahin yung mga availability ng mga financial institution na yun. Sana nakatulong ako doon sa video ko na to. Ako po ulit si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.